Amihan Stories presents My Gay Housemate, written by Mabel Abutar, revised and rearranged by Amihan. Matamlay na naglakad papasok sa kanyang maliit na bahay si Jackie. Second year anniversary nila ng kanyang boyfriend na si Rico at may usapan sila para sa lunch date. Pero hindi maganda ang nangyari. Sa halip na maging masaya silang dalawa, nauwi sa hiwalayan ng kanilang relasyon nang makita niya itong nakikipaghalikan sa kanyang best friend na si Monica. Hinagis niya sa sala ang dalang handbag. Inalis niya ang kanyang flat shoes at hinayaang nakakalat sa sahig. Wala siyang lakas para ayusin yon sa shoe rack. Masyado siyang nangihina sa nangyari. Nagtungo siya sa kusina at umupo sa silya. Lumapit naman sa kanya si Raven, ang bading na nangungupahan sa kabilang kwarto ng kanyang bahay. Ang bahay na lang niya ang tanging minana niya sa yumaong mga magulang, kaya napagpasyahan niyang paupahan ng kabilang kwarto para may additional income siya maliban sa trabaho niya bilang sales lady. Box! Tumingin siya rito nang may naluluhang mata. Unti-unting bumuka ang kanyang mga bibig upang pakawalan ang malakas na iyak. Pero naudlot iyon nang isinubo ni Raven sa kanyang bibig ang isang buong malamig na pandesal. Kinuha niya iyon at tuluyang kinain. Pati ba naman pandesal malamig sa akin? Pag-emote niya habang lumuluha at ninungo niya ang pandesal. Ano na naman ang problema mo, Jackie? Mataray nitong tanong habang nakataas ang isang kilay. Ibinalik niya sa lalagyan ang kapiraso ng pandesal. Si Rico, Box, si Rico na may ibang babae at nahuli mo. Sino naman ngayon ang kasama niya, Aber? Pagpapatuloy nito sa kanyang sasabihin. Paano mo naman alaman? Mahinhin itong nag-cross arm bago umupo sa kaharap niyang upuan at saka nagpatuloy salita niya. Sa dalawang buwan kong nakatira rito, palaging yan ang problema mo. Aalis ka para makipag-date sa boyfriend mo. Pero uuwi kang ganyan ng itsura. Bakit kasi ayaw mo pang hiwalayan ng Rico na yan? Mahal ko siya eh. Umikot ang mga mata ni Raven. Eh mahal ka ba naman? Masakit para kay Jackie ang tanong na yon. Dahil hindi rin niya alam kung pagmamahal ba ang binibigay ni Rico sa kanya. Hay nako Jackie, kung mahal ka niya, hindi yun maghahanap ng iba. Tumayo si Raven. Pero kumunot ang noo niya nang mapansin ang suot nito. Bakit ganyan ang suot mo, bakla? Tanong niya rito ang may pagtataka. Duh! Ano bang masama sa short shorts? Katatapos ko lang maligo, no? Tumayo si Jackie at hinarap si Raven. Sa dalawang buwan itong pangungupahan sa kanya, naging magkaibigan na rin sila. Short ko yan eh, yun ang masama. Hinaram ko lang naman, huwag kang madamot dyan. At kanino ka nagsabi? Sa short. Wala ka kasi kaya sa short na lang ako nagpaalam. Magaling. Akala mo naman makakaangal ang short. Maliit yung short ko tapos pinagkasya mo sa'yo. Hindi ka na naawa sa tela. Hinugasan ko kasi ang mga damit ko. Basa pa yun ngayon kaya kailangan ko ng pamalit. Isusoli ko rin to sa'yo kapag tuyo na ang mga damit ko. Anong hinugasan? Nilabhan, hindi hinugasan. Ano ba namang term yan? Ginawa mong pinggan ang mga damit mo ah. Bakit hindi ka ba bumibili ng damit? Para hindi mga damit ko ang pinagtitripan mo? Singhal niya rito. Bigla tuloy na wala ang inis niya kay Rico. Hindi kasi niya alam kung matatawa siya o maiirita kay Raven. Kay tambok pa ng pang-upo nito sa saot na maigsi at masikip na short. Ayokong lumabas, Jackie. Ang init-init, mangingitim ako. Arte mo, edi ikaw na ang tisoy. Hindi ka na nga tisoy eh. Mukha ka nang pinaglihi sa suka dahil hindi ka naaarawan man lang. Lumabas ka naman minsan at magpaaraw, Box. Ano bang gusto mo? Habang buhay kang makukulong dito sa bahay? Hindi ka ba nabubor? Simula nang tumira ka rito, hindi pa kita nakitang lumabas ah. It's fine with me. Huwag mo akong igaya sa'yo na hindi nabubuhay nang hindi gumagala sa isang araw. Hoy, trabaho yon, hindi paggagala.
It's the same. Sagot ng bading na may kasama pang irap. Ewan ko sa'yo. Hala, magbihis ka. Umangat ang kilay nito sa sinabi niya. What do you mean? I'm fully clothed. Fully clothed? Eh wala ka naman pang itaas. What do you mean ba kasi? Maarte nitong sabi. Magbihis ka na lang kasi. Lalabas tayo at bibili ng mga damit mo. Buwisit ka. Lalaspagin mo ang mga short ko at damit. Daig mo pa ang suman dyan sa suot mo. Ang sagwa bakla. Naaasiwa ako. Para pating pinapamukha mo sa akin na binayayaan ka ng matambok na puwet kaysa sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Raven. Bumilog ang bibig nito, pero mahinhin itong tinakpan yon at sunod-sunod na umiling. No thanks, Jackie. Sagot nito at nilampasan siya. Hindi lang ni Jackie pabalik sa pwesto si Raven. Magbibihis ka? O kukunin ko yung short ko na suot mo? Oh my gosh, you're a pervert. Tinakpan pa nito ng kamay ang bagay sa pagitan ng dalawang hita. Dahil doon nakatuon ang mga mata ni Jackie. Che, tigilan mo ako sa kaartehan mo, Raven. Magbihis ka na sabi. Gamitin mo to. Ibinigay niya ang regalong binili niya para kay Rico. Pero hindi na niya iyon na ibigay sa dating kasintahan. Dahil nga sa kataksilan nito at ni Monica. No, ayoko. Mariing tanggi nito. Bilisan mo na kasi, Bax. Pagkasyahin mo na lang to sa katawan mo. Pinilit niyang ibigay dito ang naka-paper bag na damit. Ayoko nga sabi, Jackie. Todo tanggi pa rin ito. Ngumisi naman siya nang may pananakot. Tumingin siya muli sa hinaharap ng bading. Anong gusto mo sa luto ng egg? Scrambled, sunny side up, o hard-boiled? Napalunok si Raven at tumatras. Humakbang naman si Jackie palapit dito upang humanda sa gagawin dito. You're scary, Jackie. Niyakap nito ang sariling katawan habang umaatras. Change or not? Okay, I'm going to change na, war freak. Napilitan nitong sunod sa babae. Tagumpay namang umiti si Jackie, pero inirapan lang siya ni Raven bago ito pumasok sa sariling kwarto. Ilang saglit pa nang muli itong lumabas sa kwarto. Nakangiti niya itong nilapitan. Nox, ganda ng katawan ah. Puri niya sa gay housemate. Tinapik-tapik pa niya ang biceps, chest at abs ni Raven. May pa-abs ka pang nalalaman. Kung di ko alam na boys ang target mo sa gym, baka maniwala ako na may healthy lifestyle ka. Natatawa niyang biro dito. Maganda naman talaga ang katawan nito. Hindi mo ito aakalaing bading. At napakagwapo din ito. Nabighani nga siya dito noong nagtanong ito sa kanya tungkol sa paupahan niyang silid. Akala niya ay lalaking lalaki ito. Ngunit nadismaya siya nang magsalita ito na mas maarte pa sa kanya. Hindi maganda ang mood ko, Jackie. Baka isampal ko sa iyong abs ko pag napikon ako. Taas kilay nitong banta sa kanya. Nakasimangot ang bading, kaya hindi na kinulit pa ni Jackie. Okay, hindi na. Mag-tricycle na lang tayo dahil alam kong hindi mo ako pasasakayin sa kotse mo. Mahal ng gasolina, dapat lang na mag-commute na lang tayo, no? Katwira nito. Kuripot ka talaga. Hindi siya nito pinansin at nakanguso itong naglakad palabas ng bahay, kaya tumatawa siyang sumunod dito. Sobrang hapit kasi ng pinasuot niyang damit dito. Malaking tao si Raven, kaya natatakot din siyang inisin ito. Parang ang lakas kasi manampal ng bruha. Pagdating sa mama's clothing line, hindi na maawat ang tawa ni Jackie dahil kay Raven. Shoo! Layuan niyo ako! My God, leave me alone! Taboy ni Raven sa mga kabataan na humarang dito para magpa-picture. Walang ginawa si Jackie para tulungan ito. Sa halip ay pinagtawanan pa niya si Raven na parang nandidiri sa mga yumayakap at palihim na kumukuha rito ng larawan. Ano ba? Hindi ako artista. Bakit ba kayo nagpapa-picture sa akin? Tantanan niyo na ako pakiusap? Halos umiyak na itong nakikiusap sa mga kabataan. Pero si Jackie ay halos umiyak na sa katatawa. Okay lang po kuya. Mas angat ka pa nga sa mga artista eh.
Sobrang gwapo mo po, tapos ang macho pa at tisoy. May girlfriend ka na po ba? Tanong ng isang teenager kay Raven. Nagpalingali nga sa paligid si Raven. Alam ni Jackie na hinahanap siya nito, pero sadya siyang nagtago sa mga nakahanger na damit. Hindi niya tutulungan si Raven dahil naaaliw siyang pagtawanan ito. Hindi naman ito tinatago ang malambot na pananalita, pero makulit ang mga kabataan na nakapalibot dito. Jackie? Natigilan si Jackie nang marinig ang pamilyar na boses ni Rico. Hi Jackie, sabi naman ang kasama nito. Uminit ang ulo niya nang marinig ang boses ni Monica. Pero kinalma niya ang sarili. Humarap siya sa dalawa na may pekeng ngiti. Hi, bakit kayo narito? Kaswal na tanong niya sa mga ito. Sobra ang ginagawa niyang kontrol sa sarili nang makitang magkahawak kamay ang dalawa. Hindi man lang nahiya sa kanya. Sa bagay, sino ba siya? Ex-girlfriend lang naman ng lalaking boyfriend na ngayon ng best friend niya. Binilhan ako ni Moonpie ng damit. Nakangiting sabi ni Monica. Humilig pa ito sa balikat ni Rico. Ang sarap pag-untugin. Pabulong niyang sabi sa sarili. Pero nakangiti siya sa mga kausap. May sinasabi ka ba, Jackie? Taas kilay na tanong ni Monica. Hindi niya talaga alam kung best friend ang turing nito sa kanya. Para kasing lumapit lang ito sa kanya dahil kay Rico. Wala. Mabuti binilhan kanya ng damit, no? Mukhang kailangan mo talaga yun eh. Sarkastiko niyang sagot, sabay hagod sa suot ni Monica na tila kinapo sa tela. Mahal kasi ako ni Moonpie. Di ba Moon? Pa-cute pa nitong tanong kay Rico. Siyempre naman, Pai. Malambing na sagot ni Rico dito. Nagtinginan pa ng malagkit ang mga taksil. Pwisit, sa harapan ko pa talaga nagdantian? Kainin sana kayo ng sahig. Naiinis na namang bulong ni Jackie sa sarili. May sinasabi ka ba, Jackie? Baling sa kanya ni Monica. Wala. Nakangiti niyang sagot, pero sa loob niya, gusto na niyang ipatapon sa Mars ang dalawa. Kanina ka pa bumubulong, hindi ka pa ba nakaka-move on kay Rico? Nakangising tanong ni Monica. Halata na nang aasar. It's too obvious, Pai. She's obsessed with me. Mayabang na sabad ni Rico. Talagang pinagtutulungan siya ng mga ito. Sinusuka talaga ang pasensya niya. Bakit ba ngayon lang niya napansin ang kayabangan ni Rico? Ang dati nitong ngiti na gustong-gusto niya noon, parang nakakainis ng tingnan ngayon. Hindi siya obsessed dito. Nagmahal lang talaga siya dahil ito ang kanyang first boyfriend sa loob ng kanyang 24 years of life. Tanggapin mo na lang kasi na boring ka. Halik lang, hindi pa magawa. Hindi na nakapagtatakang ipagpapalit ka ni Moon sa iba, bes. Pangaasar sa kanya ni Monica. Kahit naiinis, inaamin ni Jackie na hindi pa talaga sila nakikiss ni Rico sa loob ng dalawang taon nilang relasyon. Akala niya nauunawaan yun ng dating nobyo, pero hindi pala. You know what, Jackie? You're hot, but unfortunately, boring. Makapal ang mukha na sabi sa kanya ni Rico. Sa isang relasyon, higit na mas malaki ang pangangailangan naming mga lalaki. Kung di yun mabibigay ng babae, bakit pa kami magtitiis? Marami naman kaming pwedeng pagpilian na makapagbibigay ng aming pangangailangan. Tama ba, Pai? Saad pa nito sabay baling kay Monica. Yeah. Umiwas ng tingin si Jackie nang walang pasintabing naghalikan ng dalawa sa harapan niya. Nasasaktan siya na ipinamumukha ni Rico na wala lang dito ang pagmamahal niya. Mas mahalaga dito ang pangangailangan pisikal. Minahal mo ba ako, Rico? Lakas loob niyang tanong matapos magtukaan ng dalawa sa harapan niya. Maybe I will if you let me worship your body. Naikuyom ni Jackie ang mga kamay. Katawan lang pala talaga niya ang habol ni Rico at hindi ang kanilang relasyon. Ang tanga niya para paulit-ulit na maniwala rito na inaakit lang ito ng ibang babae kapag nahuhuli niya ito sa akto. Matalim siyang tumingin sa nakangisi nitong muka. Gusto niya itong sampalin ng paulit-ulit, kaya humakbang siya palapit dito.
bigla naman siyang bumalik sa dating pwesto nang may humila sa kanyang braso. Anong? Naputol lang sasabihin ni Jackie nang pumalibot ang braso ni Raven sa kanyang bewang. Kanina pa kita hinahanap, narito ka lang pala, wifey. Bigla siyang nasamid sa endearment nito sa kanya. Maging ang mani nitong boses ay nakapagtataka. Sumulyap naman siya sa pinanggalingan nito kanina. Nanlulumo ang itsura ng mga kabataan habang nakatingin sa kanila. Tumingkayad siya palapit dito at bumulong. Bakla, huwag mo akong gamitin para itaboy ang newly found supporters mo. May pa-wifey-wifey ka pa diyang nalalaman. Eh alam naman natin na hindi tayo talo. Nagulat si Jackie nang tuluyan itong yumakap sa kanya. Hindi man lang pinansin ang sinabi niya. Namiss din kita, wifey. Imbes ay sagot nito habang nakayakap sa kanya. Marahan niya itong tinutulak, pero mas lalo nitong hinigpitan ng yakap. Matuto ka kasing makiramdam, Jackie. Tingnan mo yung dalawang tao na kausap mo kanina. Bulong nito sa kanya. Ngayon lang niya muling naalala na kaharap nga pala niya si Rico at Monica. Masyado siyang na-occupy sa ginawa ni Raven. Lumingon siya sa direksyon ng dalawa nang luwagan ni Raven ang yakap sa kanya. Nasiyahan siya nang makita ang reaksyon ni Rico at Monica. May distansya na ngayon ang dalawa sa isa't isa. Malagkit ang tingin ni Monica kay Raven habang matalim ang tingin ni Rico sa gay housemate niya. Kusa naman siyang yumakap sa bewang ni Raven. Sinakyan na rin niya ang palabas ng bading. Besides, siya rin naman ay magbe-benefit sa pakulo nito. Para na rin siyang nakaganti kay Rico kahit na wala naman siyang intensyon na gantihan ito sa pagtataksil nito sa kanya. Kung saan-saan ka kasi pumupunta, hubby? Malambing niyang sabi kay Raven. Pasimple niya itong kinurot sa bewang nang bigla itong nasamid. Baka mahalata sila dahil sa reaksyon nito. Tumikim naman ang isang boses sa kaneng salita. Hi. Nakangiting bati ni Monica kay Raven. Inipit pa nito ang buhok sa punong tenga kahit maayos iyong nakaban. Who is she, Jackie? Seryosong tanong naman ni Rico. Kung magtanong ito, akala mo naman ay may karapatan. Wala kang pakia... Naputol lang sasabihin niya dahil biglang nagsalita si Raven. Hello, I'm Raven. We're living together. Totoo naman ang sinabi ni Raven, pero hindi mailarawan ni Jackie ang gulat na rumehistro sa mukha ng dalawa nilang kausap. You're living together? Shock na tanong ni Monica. Yes, sabay nilang sagot ni Raven. Kailan mo pa ako niloloko, Jackie? Igting ang panga at galit na tanong ni Rico. Siya pa talaga ang ginawa nitong manloloko sa kanilang dalawa? Ang sarap ipalit ng mukha sa aso. Nakakagigil talaga. Excuse me, who are you? Seryosong tanong ni Raven kay Rico. Muntik na itong palakpakan ni Jackie dahil sa husay nitong umarte. Mabuti hindi ito nadala sa itsura ni Rico. Guwapo rin kasi si Rico, kaya siguro madali itong makapanloko ng babae at isa na siya roon. I'm her boyfriend. I'm Rico. Confident nitong sagot. Sobrang yabang talaga. Hindi man lang inisip si Monica sa sagot nito. Correction, ex-boyfriend. Nakaismid na pagtatama ni Jackie sa sinabi ni Rico. Really? Nice to meet you, man. May ngiting wika ni Raven. Pasimpleng umangat ang kilay ni Jackie sa paraan ng ngiti ni Raven kay Rico. Kaya inilapit niya ang mukha sa tenga nito. Kapag pinahiya mo ko, hinding-hindi ka makakapasok ulit sa bahay ko. Tandaan mo yan, Raven. Pabulong niyang pagbabanta dito. Sinigurado niyang ito lang ang makakarinig sa sinasabi niya. If you don't mind, let's have an early dinner together. Imbes ay paanyaya ni Raven kay Rico at Monica. Kaya naman bigla niya itong kinurot ng palihim. Ouch! There's a jealous insecure. Pabulong na reklamo nito. Saka ngumiti muli at bumaling sa magjowa. Shall we? Tanong nito sa dalawa at hindi man lang pinagtutuunan ng pansin ang kurot at pagbabanta ni Jackie. Lead the way. Seryosong sagot ni Rico. Alright,
Let's go! Hindi lang ito si Jackie palabas ng store habang nakaalakbay pa rin sa nanggagalaiting dalaga. Nasisiraan ka na ba? Bakit mo sila niyayang kumain? Huwag mo sabihin na type mo si Rico. Nako bakla, babaero yan, hindi lalakero. Gigil na kastigo niya sa bading na housemate. Ngunit nagulat siya nang bigla nitong ilapit ang mukha sa kanya. Aksidente pang lumapat ang ilong nito sa pisngi niya. Watch me, girl. Malambot nitong bulong sa kanya sabay kindat. Mukhang may binabalak ang bading. Ngumiti naman siya. Parang gusto niya ang plano nitong gawin. Hindi makapaniwala si Jackie nang dalhin sila ni Raven sa isang exclusive restaurant. Ngayon lang siya nakapasok dito at halata rin na namangha ang dalawa nilang kasama. Bax, ang galante mo naman. Pero pag sa damit, pinagtsatsagaan mo ang sakin. Mahal dito ah. Ilang pares na ng damit ang mabibili mo sana? Mapang-asar na bulong niya kay Raven. Kailangan ko magpa-impress. Just watch, okay? Bulong din ito. Okay, pero lilinawin ko lang sa'yo, Raven, ha? Ang kakainin ko ngayon, hindi ibabawas sa payment mo sa bahay. Maliwanag? Oo na, kuripot ka rin naman pala. Palihim pa itong umirap kaya napahagikik siya. Tumigil naman ang bulungan nila nang dumating ang kanilang order. Here's your order, ma'am, sir. Sambit ng waiter nang ihain nito ang kanilang pagkain. Please enjoy your meal. Muli nitong sabi bago umalis. Agad nagdiwang ang tiyan ni Jackie nang makita ang mga pagkain sa mesa. Plating pa lang, mukhang masasarap na. Let's eat. Hudyat ni Raven sa lahat. Agad kumuha si Jackie sa pagkaing may pinakamagandang design. Isinubo niya iyon. Sa unang kagat pa lang, gusto na niyang iluwa ang pagkain. Here, sabi ni Raven nang mapansing hindi siya nasiyahan. Lumingon siya dito. May hawak itong tissue na nakalapit sa kanyang bibig. Iniluwa niya roon ang pagkain. Binalot naman nito ang pagkain sa tissue at inilagay sa isang tabi. Uminom ka muna, wifey. Sinunod naman niya ito. Bakit ganun ang lasa ng pagkain? Tanong niya rito. Hindi ka lang sanay kumain ng ganyan. Mas gusto mo kasi ang itlog at hotdog. Nabaling ang tingin ni Jackie kay Rico nang peke itong umubo. Yun pala ang paborito mong pagkain, Jackie? Nakangiting tanong ni Monica. Kung yun ang paborito mo, bakit iniwan ka pa rin ni Rico? Dugtong pa nito. Dahil mas gusto ni Rico ang halpok na tilapia. Nangiinis at nakangiti rin niyang sagot sa babae. Halata ang pagkainis ni Monica, pero ngumiti pa rin ito at bumaling kay Raven. You look rich, Raven. What's your job? Tanong nito. Gusto rin iyong malaman ni Jackie dahil hindi sila nag-uusap ni Raven ng mga personal na bagay. Cleaning and cooking for my wifey. Diretsahang sagot nito. Napangiti si Jackie sa sagot ni Raven. Ito talaga ang nagluluto at naglilinis sa kanyang bahay. Madalas kasi siyang wala roon. Tumango-tango si Monica. Eh, how did you two meet? We met by accident and I accidentally fall for her. Sagot muli ni Raven habang nakatingin sa direksyon ni Rico. Bahagya naman niya itong sinipa sa ilalim ng mesa, kaya tumingin ito sa kanya. Ngumiti naman siya rito, pero pinisil nito ang pisngi niya. Ang cute talaga ng wifey ko. Mahigpit ang hawak nito sa pisngi niya, kaya palihim niya rin itong kinurot sa hita. Siguro, nasaktan ito, kaya bigla nitong binitiwan ang pisngi niya. May gagawin pa ba kayo after this? Let's hang out later. Gusto kong makilala ang boyfriend ng best friend ko. Paanyaya ni Monica. Nananatili namang tahimik si Rico habang nakatingin kay Jackie. My wifey never told me about you. How long have you been best friends? Imbes ay tanong ni Raven dito. It's been a year and a half. She's a sales lady while I'm her customer. I'm buying shoes but she didn't serve me well. I wanted to talk to her manager and fire her,
but I changed my mind when she kneeled and begged me. I'm not heartless, you know, so I just let it pass. That thought made Jackie realize that Monica isn't really her best friend. Kapag may pupuntahan ito, sinasama siya dahil best friend daw sila. Pero ang totoo, ginagawa siya nitong alalay. Siya naman, nagpaloko. Bagay na bagay talaga ito at si Rico. Mga manluloko at masasama ang ugali. Di niya alam kung bakit nagtiwala siya sa dalawang to. I'm too ignorant during those days. Wika ni Jackie at pagak na natawa. Bakit ba ngayon lang niya yun naisip? Masyado nitong inabuso ang kabaitan niya. No, you're not. It's just what best friends can do for each other. Nakangiting sabi ni Monica. Kailan pa naging kayo? Seryosong tanong at singit naman ni Rico. Mukhang hindi nito matanggap na nagkaroon siya ng boyfriend. Akala siguro nito ay hahabol na naman siya dito at magmamakaawa. Mabuti na lang talaga naisip ni Raven ang ganito nilang setup sa harapan ni Rico at Monica. It feels relieving and fun to see Rico unhappy. Kumain na lang tayo, lalamig na ang pagkain. Malamig na sabi na lang ni Jackie. Kinuha na lang niya ang mga pagkain pamilyar sa kanya. Wifey, open your mouth. Malambing na utos sa kanya ni Raven. Bahagya pa siyang napaatras nang ilapit nito ang kutsarang may pagkain sa bibig niya. Walang salita niya ay yung tinanggap. Gusto na lang niyang tapusin ang pagkain at umalis. Naiilang na rin kasi siya sa paraan ng titig ni Rico sa kanya. Subuan mo rin ako. Bulong ni Raven sa kanya kapag uwan. Palihim siyang bumuntong hininga. Sumundok din siya ng pagkain at isinubo rito. Nakangiti nito iyong kinain, pero napapansin niya ang palihim nitong sulyap kay Rico. Sa isip-isip niya ay gusto atang agawin ng bading kay Monica si Rico. I'm full. Let's go, Monica. Mabilis nakatayo si Rico kaya nataranta si Monica at sumunod kahit hindi pa ito tapos kumain. Wait, Rico! Habol nito sa lalaki. Nagtataka namang tumingin si Jackie kay Raven. Nakangiti lang ang bading sa kanya. Oy bakla, anong nangyari? Ano pa ba? E di hindi niya kinaya ang kickback ng sarili niyang pride. Kibit balikat nitong sabi at marahang kumain. Anong ibig sabihin nun? Hay nako girl, you're too innocent. Ibig sabihin, hindi niya matanggap na nakahanap kagad ng iba pagkatapos niyang maghiwalay. Ganun lang yun. Kaya wagi ang aktingan natin. Na-entertain ka na, nakaganti ka pa sa mga yun. Tapos, nalilitong tanong ni Jackie. Tapos, tapusin mo na ang pagkain mo nang makauwi na tayo. Hindi ko pa nakakalimutan na hinayaan mo kong gahasain ng mga duwende kanina. Pabaya kang kaibigan. Samantalang ako, iniligtas kita sa dalawang tiyanak na yun. Che, tigilan mo ako, Raven. Ginamit mo rin ako para hindi lumapit yung mga kabataan sa'yo kanina. Basta, may utang ka sa akin. Gutom lang yan, kumain ka na lang. At sa susunod, wag mo na akong pakakainin ng ganitong pagkain na hindi maintindihan ng lasa. Sabay nguso niya sa pagkain na hindi niya nagustuhan kanina. Humisi lang naman si Raven sa kanya at ginulo ang buhok niya. Excuse me, ma'am, sir. Natigil ang pagtatalo nila nang lumapit ang isang waiter. Bakit po? Tanong ni Jackie. May promo po kasi ang restaurant para sa maswerteng customer. Maaari po ba kayong magtungo sa counter pagkatapos niyong kumain? Ibibigay lang po namin ng special reward. Sure. Masigla niyang sang-ayon. Para na rin kasi niyang narinig ang big sale sa salitang special reward. Do you know what kind of promo they have? Tanong ni Raven pagkaalis ng waiter. Kahit ano pa yon, hindi ko yun palalampasin. Previous na rin yun, no? Masaya niyang sabi. Narinig mo lang ang special reward na wala na ang lungkot mo. Dahil mas importante ang kasiyahan kaysa sa kalungkutan. Correct. Sang-ayon nito habang nakangiti.
Matapos ang kanilang pagkain ay nagtungo na sila sa counter tulad ng sinabi ng waiter. Agad naman silang inasikaso ng isang staff doon. "This way, ma'am, sir." Sumunod sila rito papunta sa isang bahagi ng restaurant kung nasaan ang mga papremyo. Nagliwanag ang paningin ni Jackie nang makita ang mga appliances na nakaribon. "Mamili lang po kayo rito at yun ang mapupunta sa inyo." Nakangiti at magalang na sabi pa ng waitress. "Gusto ko yung video kay machine." Bulalas ni Jackie na namimilog ang mga mata dahil sa excitement. "Bibili na lang ako, Jackie." Suwestiyon ni Raven. "Huwag ka nang bumili. Libre na to oh. Magastos ka pa ba?" "Pwesto na kayo, ma'am, sir." Nakangiting sabi ng waitress. "Para saan?" Nagtatakang tanong ni Jackie dito. "Para po maklaim ang reward nyo, ma'am." "Ha? May ganun pa ba? Akala ko napili na kami. Yun pala, may gagawin pa kami." "Yes, ma'am. Napili po namin kayo para humarap sa camera with sweet gesture. 3 times lang po para makuha ang reward. Kapag hindi po nagustuhan ng photographer ang mga poses nyo, hindi nyo po makukuha ang reward." Paliwanag ng waitress. "I told you, bibili na lang ako." Sambit naman ni Raven. "Don't let the opportunity slip away, Raven. Baka once in a lifetime lang to, kaya grab na natin." Sagot niya sabay ngiti sa waitress na katabi niya. "San ba kami popuesto?" Baling niya sa waitress na maganda ang pagkakaayos ng buhok. "Dito na lang po, ma'am." Turo ng waitress sa mini platform sa unahan. Hindi lang naman ni Jackie si Raven. "No, Jackie, I can't do this. It's so lame." Todo tanggi ni Raven. Hindi naman niya hinayaan na makalayo si Raven. Mahigpit niyang hinawakan ang braso nito at hinila. "Saglit lang to, Raven. Nagawa mo nang magpanggap kanina. Ituloy mo na ngayon." "It's because of your ex-boyfriend, kaya ako nagpanggap. Ano ka ba?" Hinila niya ito paharap sa kanya. "Sinasabi ko na nga ba? Type mo si Rico, no?" "Bakit ikaw? Hindi mo ba siya type?" Taas kilay nitong tanong. "Move on na ako. Mas mahalaga ang video kay machine kaysa sa taksil na yon." "Hindi ko talaga kere ang utak mo, te." Malantik nitong sinapo ang sentido. "Ma'am, sir, ready na po ba kayo?" Tanong sa kanila ng waitress. Tumango naman si Jackie dito. "Raven, akbayan mo ko." Kinuha niya ang braso nito at inilagay sa balikat niya. "First shot." Hudyat ng waiter na photographer. Ngumiti agad si Jackie sa harap ng kamera. Nang hinayang siya nang umiling ang photographer. "Second shot." Sambit muli ng waiter. Inilipat naman ni Jackie ang kamay ni Raven sa kanyang baywang. Bahagya siyang humilig sa katawan nito at ngumiti sa kamera. Nanlumo siya nang muling umiling ang photographer. "Last shot na lang po, ma'am, sir. Mas mabuti po kung magiging mas sweet si sir. Last chance niyo na po to." Tumingin si Jackie kay Raven. "Bakla naman, hindi mo ikamamatay ang pagiging sweet sa akin, no? Huli na to, okay? Kapag nagawa mo to ng maayos, tutuparin ko ang isang hiling mo. Basta yung kaya ko lang, ha?" Tunog na kikiusap siya sa housemate na parang tuod sa nakaraang 2 shots nila. "No, ayoko. Wala akong kailangan sa'yo, no?" Muli nitong tanggi. Bumuntong hininga si Jackie. Mukhang hindi niya mapipilit si Raven. Matamlay siyang tumingin sa video kay machine. Iyon ang pangarap ng kanyang itay noong nabubuhay pa ito. Mahilig kasing kumanta ang isang yon, kaya gusto niyang tuparin ang pangarap nito kahit wala na ito. Hindi naman niya kayang bumili ng ganoon kung kukuha siya sa kanyang sweldo bilang sales lady. Napakaliit lang nun. Ayaw din niyang iba ang bumili para sa kanya. "Wag na po, Kuya Waiter. Wala po sa mudang kasama ko. Aalis na lang po kami." Matamlay niyang sabi habang peking nakangiti. "Raven, halika na." Hinawakan niya ito sa braso para umalis sa kanilang pwesto. Pero hinawakan nito ang kanyang kamay. "Just this once, okay, Jackie?
Ngumiti siya at sunod-sunod na tumango. Talaga? Thank you! Hindi niya napigilan ang butil ng luhang kumawala sa kanyang mga mata. Masaya siya na tutulungan siya nitong tubarin ang pangarap ng yumaon niyang ama. Ready na po para sa last shot? Tanong ng waiter sa kanila. Tinuyo ni Jackie ang mga luha sa pisngi at tumango. Okay, last shot po. Hudyat muli ng waiter, sabay silip sa computer at kamera nito. Nataranta si Jackie dahil hindi pa talaga siya ready. Hindi rin niya alam ang gagawing pose para sa huling shot. Pero isang biglang kilos ni Raven ang nagpagulat sa kanya. Napahawak siya sa balikat nito nang bigla nitong hapitin ang kanyang baywang palapit. Close your eyes, Jackie. Bulong nito. Ipinikit niya ang mga mata kahit wala siyang ideya sa gagawin nito. Naramdaman niyang hinawakan nito ang kanyang pisngi. Pero hindi niya inaasahan nang halikan siya nito sa labi. Saglit lang iyon dahil nang buksan niya ang mga mata, nakalayo na ito sa kanya. Good job, ma'am, sir! Anunsyo ng waiter. Masayang bumaling si Jackie sa waiter nang marinig niya ang sinabi nito. Talaga po? Ibig sabihin, sa akin ng videoke machine? Yes, ma'am. Yes. Masaya niyang nilapitan ang machine. Niyakap pa niya ito. Tay, kung nasan ka man ngayon, natupad ko na ang pangarap mo. Bulong ni Jackie sa isip. Excuse me, ma'am. Pakibigay na lang po ng address sa counter. Ipapadeliver po namin ang premyo sa bahay niyo. Sige, thank you po. Nilapitan naman niya si Raven. Napansin pa niyang nakahawak ito sa labi at pinunasan yun. Baka nandiri ang bading. Salamat bakla, mag-toothbrush ka na lang pagdating sa bahay. Nakangiti niyang biro dito. Inirapan siya nito. Whatever. Hindi maawat ang ngiti ni Jackie hanggang makauwi sila. Dumiretso naman si Raven sa silid nito habang siya'y nakaupo sa sofa at nakikipagtitigan sa kisame. Kung buhay ang kanyang mga magulang, siguradong maganda ang magiging bonding nilang tatlo. Ganoon ang ginagawa nila sa tuwing uuwi siya mula sa eskwelahan o kaya naman ay tuwing weekend. Bakit gustong gusto mong makuha ang videoke machine? Narinig niya ang tanong ni Raven. Nakasuot na ito ng white sando at boxer short na binili nila kanina. Dumaan ulit sila sa store para bumili ng mga damit nito pagkagaling sa restaurant. Umupo si Raven sa pang-isahang sofa. Na-cross legs ito at pinatong ang siko sa tuhod. Nakahalumbaba itong nakatingin sa kanya. Tapos ka na bang mag-toothbrush? Biro niya dito. Tulad kanina, inirapan na naman siya nito. Ako ang unang nagtanong kaya dapat sumagot ka. Remember, may utang ka sa akin. Ngumiti siya at muling tumingin sa kisame. It's my father's wish. Nasaan siya ngayon? Pumanaw sila ni inay 2 years ago. Isang sakit ang kumalat nun sa aming barangay. Tapos lahat kami dinapuan. Maswerte akong nakaligtas. Habang sila, hindi. I'm sorry, Jackie. Ang lungkot mo sigurado, kahit na hindi halata sa'yo. Ang totoo, malungkot pa rin ako sa pagkawala nila. Pero masaya ako kasi tinulungan mo akong tuparin ang wish ni itay. Hindi kasi kere ng konsensya ko ang tsaka mong muka kung hindi mo makukuha ang videoke machine. Nakangiti siyang tumayo at lumapit kay Raven. Nagulat ito nang bigla niyang yakapin. My gosh, Jackie! Ano na naman to, ha? Salamat, Raven. Taos puso niyang pasasalamat dito. Narinig niya ang buntong hininga nito at marahang haplos sa kanyang likuran. Are you happy? Seryoso nitong tanong sa dalaga. Humiwalay siya rito. Oo naman. Basta kapag kailangan mo rin ng tulong ko, gagawin ko para sa'yo. Simula ngayon, hindi lang tayo magkaibigan. Sisters na rin tayo. Masaya niya ang sabi. I like it. Nakangiti nitong sang-ayon. Yes, may kapatid na ako. Masaya niyang sabi habang may kaunting pagkembot ng katawan. Stop it, Jackie.
You're not a good dancer. Saway nito sa kanya. Talented ako, bakla. Champion ako sa sing and dance competition namin sa mall, no? Baka close lang kayo ng judge. Paano mo nalaman? Gulat niyang tanong. So, am I right? Close talaga kami ng mga judge, pero talented talaga ako. Kapag dumating ang video kay machine, sasampulan kita ng talent ko. All right, talented na akong talented. I'm going to sleep na. Napagod akis kanina. Tumayo ito at naglakad patungo sa silid nito. Bakla! Tawag ni Jackie. Tumigil ito at humarap sa kanya. Why? Talented ka na, diba? Pumayag na ako. Ano pang kailangan mo? Nakangiti siyang lumapit dito at binigyan ito ng halik sa pisngi. Good night, Raven. Sambit niya bago pumasok sa sarili niyang kwarto. Masaya ang araw niya kahit naghiwalay sila ni Rico. Siguradong hindi siya mapupuyat ngayon sa pag-iyak. Di tulad noong nahuhuli niyang may ibang babae si Rico. Panatag na siya dahil hiwalay na silang dalawa. Life must go on at hindi siya magpapa-apekto sa hiwalayan nila ni Rico. Kinabukasan, masarap na almusal ang naamoy ni Jackie paglabas ng kanyang kwarto. Pumunta siya sa kusina at naabutan niya roon si Raven na nagluluto. Palagi nitong ginagawa iyon simula ng mangupahan ito sa kanya. Siya naman ang bahala sa pamimili ng mga kailangan nila dahil hindi ito lumalabas ng bahay. Good morning, Bax! Anong niluluto mo? Dumukmang siya sa hinahalo nito, pero nagtaka siya ng bahagya itong dumistansya sa kanya. Kakaligo ko lang, bakla. Ang arte-arte mo talaga. Kumain ka na, may pagkain sa mesa. Seryoso nitong sabi. Hindi ba maganda ang tulog mo? Kumain ka na lang, Jackie. Mataman niya itong tinitigan. Hindi siya nito pinapansin. Seryoso itong naghahalo ng fried rice habang may kunot sa noo. Breakfast ka na rin, Raven. Sabay na tayo. Paanyaya niya rito. Mauna ka na. Mamaya na lang ako. Sambit nito bago patayin ang stove. Inalis din nito ang pink na apron bago lumabas sa kusina. Habang nasa trabaho, hindi pa rin maalis sa isip ni Jackie ang kilos ni Raven kaninang umaga. Pakiramdam niya ay may mabigat itong problema. Hindi siya sanay na ganoon ng housemate niya na yun. Hello, Jackie! Palihim na umirap si Jackie nang marinig ang boses ni Monica. Pero professional pa rin niya itong hinarap bilang customer. Hello, ma'am. Do you need assistance for anything? No. Gusto ko lang itong ibigay sa'yo. Mukhang hindi rin kayo magtatagal ng boyfriend mo. Nakangiti nitong sabi bago ibigay ang isang newspaper. Enjoy the moment sabang kayo pa. Bye, best friend. Dugtong nito sabay alis. Binuklat naman niya ang newspaper. Nakita niya ang mukha roon ni Raven, katabi ang isang magandang babae. Nakasulat doon ang isang malaking headline na Raven Terroso is engaged with Karen Policarpio. Nag-alala siya nang mabasa yon. Ito ba ang kanyang problema? Kaya siguro nagtatago siya dahil ayaw niyang magpakasal sa isang babae. Kawawa naman si Raven. Sambit niya sa sarili. Hanggang pag-uwi ni Jackie, dala niya ang balitang nabasa sa newspaper. Iniisip niya kung paano matutulungan ang kanyang kaibigan. Pagdating sa harapan ng kanyang bahay, nagtaka siya kung bakit maraming sasakyan ang nakaparada. Binaliwala niya iyon at inisip na may bisita ang kanyang kapitbahay at nakiparking lang sa harap ng kanyang bahay. Narito na ako! Sigaw niya pagpasok pa lang sa pintuan. Who is she? Bumundol ang kaba ni Jackie nang marinig ang maotoridad na boses ng isang matandang lalaki. She's out of this. Seryosong sagot ni Raven sa matanda. Magkaharap na nakaupo sa sofa ang dalawa habang nakapalibot ang ilang lalaki sa kanyang salas. Did you live with her? Muling tanong ng matanda kay Raven. I told you, Dad. She's out of this. Bahagya na rin tumaas ang boses ni Raven.
Maging si Jackie ay kinabahan sa tono ng boses nito. Wala na ang bading nitong pananalita at asta. Kahit ano pang relasyon yung dalawa, hindi ka maaaring umatras sa yung kasal, Raven. Huwag mo akong ipahiya. Alam mo ang kaya kong gawin. Hindi mo ako mapipilit na pakasalan siya, Dad. This is my life, not yours. You can't dictate me when it comes to marriage. I'll let you dictate me all my life, but not this time. Matigas na katwiran ni Raven sa ama. Nakaka-intimidate ang itsura ng daddy nito. Kahit sino ay matatakot na suwayin ang sinasabi nito. Kinakalaban mo ba ako? Napaigtad si Jackie sa malakas na boses ng ama ni Raven. May hinala siyang dahil sa nabasa niya sa dyaryo kanina, kaya nag-aargumento ang dalawa. Kailangan niyang tulungan ng kaibigan. Ipinangako niya rito na tutulungan niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Excuse me, sir. Agaw niya sa atensyon ng matanda. Tiningnan siya nito ng matalim. Who gave you the permission to talk, woman? Bulyaw nito sa kanya with matching duro pa. Excuse me, sir. And who are you to trespass inside my house? Matapang niyang tanong. Hindi siya pinalaki ng kanyang magulang para sigaw-sigawan lang na matandang to. Pamamahay niya ito, kaya may higit siyang karapatan kaysa dito. Did you just stop? Pigil niya sa pagsasalita nito. Tinaas pa niya ang kamay para patigilin ito. Hindi naman ito makapaniwalang nakatingin sa kanya. Maging si Raven ay nakaawang ang bibig habang nakatingin sa kanya. Unang-una sa lahat po, Ginoo. Ako lang ang may karapatang magtaas ng boses sa pamamahay ko. Kung gusto mong magtaas ng boses, lumabas ka. Kung gusto mong humiyaw, wala akong pakialam. Maayos kang nakaupo sa aking sofa ngayon. Kaya ayusin mo rin ang pakikipag-usap mo. At wala ka rin karapatang duruin ako. Kabastusan yun. Pasalamat ka, marunong akong tumanggap ng bisita at may galang ako sa matatanda kaya hindi kita ginantehan. Nagkakaintindihan ba tayo sa mga sinabi ko? Hindi nakaalma ang matanda sa mga sinabi niya. Lumapit siya sa kinauupuan ni Raven at umupo siya sa tabi nito. Ngayon, mag-usap tayo ng masinsinan. Anong kailangan mo at narito ka sa pamamahay ko? Muli niyang tanong sa matanda. Nakatingin lang ito sa kanya. Parang hindi pa rin ito makapaniwala sa uri ng pakikipag-usap niya. Pero makalipas ang ilang segundo ay nagsalita ito muli. Aren't you afraid of me, woman? Tanong ng matanda sa kanya. Sa totoo lang, sir, nakakatakot ka. Sa tingin ko rin makapangyarihan kang tao at halata yun sa mga lalaking nakapaligid sa'yo. Pero wag mo pong gamitin yon para ipagdamot ang kaligayahan ng inyong anak. Raven deserves to be happy and choose his own happiness. Sabi nga niya, buhay niya yan, kaya wag mo siyang diktahan pagdating sa pagpapakasal. Siguro naman po nauunawaan niya ang sinabi niya. Mukhang hindi nito nagustuhan ng kanyang sinabi dahil tumalim lalo ang tingin nito sa kanya. Bigla naman siyang napahawak sa braso ni Raven. At sino ka para diktahan ako? Anong negosyo ng pamilya mo? Nakakaangat ka ba sa lipunan? Anong karapatan mo para sabihin sa akin yan, ha? Sir, Jackie, stop. Huwag ka nang magsalita. Saway ni Raven sa kanya. Bumuntong hininga si Jackie. Inihanda niya ang sarili para malusutan ni Raven ang kasalukuyan nitong sitwasyon. Pero Raven, paano tayo? Nagmamahalan tayong dalawa, di ba? Pinangako natin sa isa't isa na lalaban tayo hanggang sa huli. Hindi kita isusuko, Raven. Ngayon pa ba nabuntis ako? Jackie, anong sinasabi mo? Gulat nitong tanong. Inilabas na lahat ni Jackie ang kanyang acting skills. Hinawakan niya ang kamay ni Raven at inilapat sa flat niyang tiyan. Alam kong nagulat ka, pero totoo yun. Nagbunga ang pagmamahala natin. Magiging ama ka na, babe. Nakangiti niyang sabi rito. Pero ang puso niya ay parang gusto nang lumabas sa kanyang dibdib dahil sa sobrang kaba. Raven! Magkasabay silang bumaling sa matanda. Namumula ang mukha nito sa galit. You failed me. Bring her home tomorrow.
Hindi siya aalis ng bahay hanggat hindi niya isinisilang ang anak mo. Utos ng matanda kay Raven, sabay talikod at takbang palabas ng pinto. Tulala silang dalawa ni Raven nang umalis ang ama nito. Why did you do that, Jackie? You should not announce in front of my selfish father that you're pregnant. Kaya ko namang lusutan ang sarili kong problema. Gusto lang kitang tulungan. Ayokong ginaganon ka niya. Hindi dapat ganun ang isang ama sa anak. Katwiran niya. Pero hindi ka nakakatulong, Jackie. Mas pinalala mo ang problema ko. Napapikit si Jackie nang tumaas ang boses nito. I'm sorry. Nakita ko kasi ang problemado ka kanina bago ako umalis. Tapos nakita ko pa sa newspaper ang engagement mo. Inisip ko na yun marahil ang problema mo. Kaya naisip kong tulungan ka. Pasensya na kung hindi ako nakatulong. Hindi mo kilala si Dad. Kapag nalaman niyang nagsinungaling ka, hindi ka niya mapapatawad. Hindi ka niya titigilan hanggat sa hindi ka gumagapang sa hirap. Pasensya na kung nakadagdag ako sa problema mo. Hayaan mo. Gagawa na lang ako ng paraan para lusutan yun. Pasensya na ulit. Sambit niya. Mabilis siyang lumayo at dumiretso sa kanyang silid. Nasa po niya ang sariling dibdib nang maramdaman ng kirot doon. Hindi niya alam ang dahilan, pero katulad iyon kapag nakikita niya noon si Rico na may kasamang ibang babae. Pakiramdam ng nasasaktan. Pero bakit? Bakit siya nasasaktan sa malamig na pakikitungo ni Raven sa kanya? Hating gabi nang pagpasyahan ni Jackie na lumabas ng bahay. Umupo siya sa swing sa ilalim ng punong mangga sa kanilang bakuran. Pinagmasdan niya ang bilog na buwan. Humimig siya ng isang malungkot na awitin. Iyon ang palagi niyang kinakanta kapag nararamdaman ng pag-iisa. Hindi niya maiwasang lumuha habang kumakanta. Bumabalik sa kanyang isip ang masaya nilang alaala ng mga magulang. Kahit kailan talaga ay hindi siya masasanay na nag-iisa. Nagka-boyfriend nga siya na inaasahan niyang makakasama niya habang buhay. Pero isa naman palang taksil si Rico, kaya lalo lang siyang nalulungkot ngayon. Malaking bagay rin ang pagbo-board ni Raven sa bahay niya. Nagbibigay ito ng sigla sa kanya kahit na palagi silang nagkakainisan. Pero pakiramdam niya ay any moment ay mawawala na si Raven sa buhay niya. Lalo pa at gets na niya na mayaman pala ito. Pinagtataguan lang pala nito ang sariling ama. Miss na miss ko na po kayo, inay, itay. Sana isinama niyo na lang ako at hindi iniwan dito. Malungkot po mag-isa. Pakiusap, kunin niyo na po ako. Malungkot niyang sabi habang umiiyak. Naramdaman ni Jackie ang paglapat ng isang jacket sa kanyang balikat. Malalim na ang gabi. Bakit nasa labas ka pa? Tanong ni Raven mula sa likuran niya. Manly na ang boses nito. Pero minabuti niyang hindi na lang yun pansinin. Naisip niya na ganoon siguro ito kapag problemado. Nag-aastang tunay na lalaki. Bakit gising ka pa? Mahina niyang tanong habang pinupunasan ng kanyang luha. I heard you sing. Pumunta ito sa harapan niya habang hawak ang tali ng duyan. Pinipigilan nito ang kanyang paggalaw. Pasensya na kung naistorbo ko ang tulog mo. Paumanhin niya nang mapansin na nakasuot na ito ng black pajama at white t-shirt. Bakit hindi ko lumabas sa kwarto mo para maghapunan? Kumain na ako sa labas kanina. Pagsisinungaling niya. Hindi mo rin pinansin ng video kay machine sa sala. Bukas na lang. Walang gana niyang sagot. Hindi niya alam kung nakita ni Raven na umiyak siya. Medyo madilim kasi sa labas. Malamlam lang na liwanag mula sa buwan ang tanging liwanag nila. Pero sapat yun para maaninag niya ang kagwapuhan nito at matikas na pangangatawan. Pumasok na tayo sa loob, Jackie. Mahamog dito, baka sipunin ka. Mauna ka na, magpapahangin lang ako rito. Gusto mo bang buhatin pa kita? Tumingala siya para tingnan ito sa mata. Seryoso pa rin ito tulad kanina. Nakakainis ka, Raven. Huwag mo ngang gamitin niyang seryoso at panlalaki mong boses sa akin. Pakiramdam ko ibang tao ka eh. Reklamo niya.
Bahagya itong yumukod para magpantay sila. Pasensya na, Jackie, kung napagtasan kita ng boses kanina. Ayokong madami ka sa problema ko. Pero dahil sa ginawa mo, nadamay ka pa. Tutulungan mo pa rin ako, di ba? Mahinahon nitong tanong. Gusto mo bang tulungan kita? Hinawakan nito ang dalawa niyang kamay. Ramdam niya ang init ng palad nito sa kanya. Kahit iwasan kong madamay ka, hindi ko na magagawa. Kaya ituloy na lang natin at lagpasan to ng magkasama. Okay ba sa'yo yun? Ngumiti siya at tumango. O siya, huwag ka nang umiyak, girl. Ang tsaka mo eh. Pabiru niya itong hinampa sa braso. I'm serious, Jackie. Please don't cry. Inalis nito ang bakat ng luha sa kanyang pisngi. Hindi rin niya malaman kung naiiyak ba siya dahil okay na sila o naiiyak dahil ramdam niya na mawawala na ito sa buhay niya. Nakatitig lang naman siya sa mukha nito. Wala siyang nakikitang kaartehan o kalambutan dito ngayon. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit tila may naghahabulan sa kanyang tiyan habang nakatingin dito. Raven, bakit naisipan mong mag-change color? Curious niyang tanong dito. Kanina pa talaga siyang kating-kati na itanong yun dito. What do you mean? I mean, you're a man but decided to be a gay. It's because of one girl. Umupo ka muna rito. Magkwento ka tungkol sa kanya. Umisod siya ng konti para magkaroon ito ng space sa tabi niya. Maluwag naman ang swing. Kasya sa dalawang tao. Wag na, Jackie. Kailangan mo muna mag-dinner. Halika na sa loob. Bigla siyang napatayo ng hilahin nito. Aray naman, Raven. Reklamo niya nang mauntog siya sa dibdib nito. Napangiti naman si Jackie nang yakapin siya nito. Thank you sa pagtatanggol mo sa akin kanina kay Daddy. I really appreciate it. You're a true friend. Iniyakap niya rin ang dalawang braso sa baywang nito. Wala yun. Basta kapag kailangan mo ako, narito lang ako palagi. Sisters na tayo, di ba? Yeah. Hindi pa yun masyadong malinaw sa kanyang pandinig. Pero alam niyang yun ang sinabi nito kahit mahina lang. Kinabukasan, nagulat si Jackie nang sabihin ng kanyang supervisor na tanggal na siya sa trabaho. Hindi naman siya makapaniwala nang sabihin ni Raven na seryoso ang ama nito na ikulong siya sa bahay ng mga ito hanggang sa maisilang ang anak nila. Pagdating niya ng bahay ay agad silang isinakay sa isang kotse ng mga tauhan ng ama ni Raven. Bakla, anong gagawin natin ngayon? Hindi naman ako buntis. Paano ako magsisilang ng baby? Tanong niya kay Raven. Kasalukuyan silang nasa kwarto nito sa malaking bahay na pinuntahan nila. Hindi niya akalain na ganito kayaman si Raven. Ang daming maids na sumalubong sa kanila kanina habang nakahilera sa dinadaanan nila. Sabay-sabay pang bumati ang mga ito ng welcome home young master. Hindi niya yun mapaniwalaan. Samantalang sa bahay niya ay ginagawa niyang tagaluto at tagalini si Raven. Bigla tuloy siyang nahiya dito. Prinsipe pala ito sa sarili nitong pamamahay. Magpahinga ka muna, Jackie. Kailangan mo ng energy kapag kaharap si Dad. Wala pa siya ngayon dahil nasa work siya. Humiga siya sa malambot nitong kama. Ganoon din ang ginawa nito, kaya magkatabi sila ngayon habang nakatingin sa magandang disenyo ng chandelier sa kisame. Ang yaman mo pala, bakla. Komento niya. Tumagilid siya para humarap dito. Ang laki ng bahay niyo, tapos ang daming katulong. Nakapalibot pa mga gwardiya sa paligid. Ang komportable ng pamumuhay mo rito. Now I know na kung bakit afford mo yung restaurant na pinagdalhan mo sa amin ni Rico. Komportable nga, pero hindi ako masaya, Jackie. Ang daming tao rito, pero hindi nila ako kinakausap. Maliban na lang kapag may inuutos ako. Si Dad laging abala sa negosyo simula nang mamatay si Mommy. Mas gusto ko pa sa bahay mo kaysa rito. Kaya ba umalis ka dito? Isa na yun sa dahilan. Feeling ko nag-iisa lang ako sa mundo. Kaya ayoko rin lumabas sa bahay mo dahil baka matuntun ako ni Dad. Pasensya na,
Dahil sa akin kaya nakita ka ng iyong ama. Pero alam mo, hindi mo matatakasan habang buhay ang problema mo. Kailangan mo yung harapin, Raven. Hindi pwedeng nakakulong ka lang sa bahay ko. Hindi mareresolbo na ng problema mo. Tumagali din ito paharap sa kanya. Thank you, Jackie. Nakangiti nitong sabi. Umiti rin siya rito. Pakiramdam niya, nadadala siya sa mga ngiti nito. Nasaan sila? Nanlaki ang mga mata nila nang marinig ang boses ng ama ni Raven mula sa labas ng silid. Buksan niyo ang pintuan! Utos pa nito. Babangon na sana si Jackie, pero muli siyang hinila ni Raven pabalik sa kama. Namimilog ang mga mata niya nang umibabaw ito sa kanya. Tumawa ka, Jackie. Utos nito. Sumunod siya, pero hindi tunog-tawa ang ginawa niya. Parang naipit lang siya at umaray. Hindi ganyan. Yung kinikilig. Ano ka ba? Paano yun? Narinig nila ang pag-click ng pintuan, kaya umawang ang bibig niya para tumawa ng malakas. Pero nahigop niya pabalik ang lalabasan ng hangin nang maramdaman ang labi ni Raven sa kanyang labi. Marahan lang yon at puno ng pag-iingat. Naramdaman ni Jackie ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib. Ngayon lang niya naramdaman ang ganitong pakiramdam. Parang nauubos ang kanyang hangin. Nadadala siya sa halik nito kaya unti-unti niyang ginalaw ang labi ayon sa ritmo ng ginagawa nito. Kusa rin pumikit ang kanyang mga mata at yumakap ang dalawa niyang braso sa batok nito. Jackie! Binuksan niya ang kanyang mga mata. Naparunok siya nang makasalubong ang malamlam nitong tingin, lalo na nang lumipat ang mga mata nito sa kanyang labi. Nakalabas na si Dad. Tapos na ang acting. Umiwas siya ng tingin dito at nakaramdam ng hiya. Nahihiya siya dahil nadala siya sa halik nito kanina na alam niyang napilitan lang nitong gawin. Inalis niya ang dalawang braso sa batok nito at bahagya itong itinulak sa dibdib. Umalis ka na dyan. Ang bigat mo. Utos niya ditong pabiro. Muling humiga si Raven sa gilid niya. Pero hindi na naman siya nito paangat, kaya siya ang napunta sa ibabaw nito. Anong ginagawa mo? Kinakabahan niyang sabi nang higpitan nito ang yakap sa katawan niya. Totohanin na kaya natin, Jackie. Ang alin? Ang pagbubuntis mo. Nanlaki ang kanyang mata at pilit kumawala sa mahigpit nitong yakap. Tigilan mo ako, Raven, ha? Bitiwan mo na ako. Kadiri ka. Sister tayo, no? Seryoso ako, Jackie. Seryoso? Sa palagay ko, hindi mo nang papipigilan ang tawa mo, eh. Sige na, tumawa ka na. Wala naman ang daddy mo. Tulad ng kanyang sinabi, malakas nga itong tumawa. Umalis naman siya sa ibabaw nito nang lumuwag ang braso nito. Nakakatuwa ang face mo, Jackie. Pangaasar nito. Che, nakakainis ka talaga. Nakanguso niyang sabi. Sorry, hindi ko napigilan eh. Nakakatawa kasi talaga ang itsura mo. Para kang natuklaw ng ahas. Hindi ahas ang tumuklaw sa akin. Ikaw, nakakainis ka. Muntik na mawala sa isip ko na pareho tayong babae. Grabe ka, umarte. Masyadong makatotohanan. Nagtaka naman siya nang muli niyang masilayan ang seryoso nitong muka. Bumangon ito sa kama. Maghanda ka. Haharapin na natin si Dad. Kaya pala seryoso na ito ulit ay dahil haharap na naman sila sa ama nitong nakaka-intimidate. Bumaba sila ni Raven nang ipatawag sila para sa hapunan. Tahimik lang sila habang kumakain. Sa tingin niya, masarap lahat ng nakahain, pero hindi niya lang talaga malasahan ang mga pagkain. Pakiramdam niya, hindi niya nalulunok ang mga pagkain dahil sa nararamdamang tensyon. It was fine with Garen even if you're having a child. Itutuloy pa rin ang kasal sa pagitan niyong dalawa. Pagputol ng ama ni Raven sa katahimikan nilang tatlo. No, Dad! Ayokong lumaki ang anak ko na hiwalay ang kanyang mga magulang. Sagot ni Raven. She can work here as the child's nanny.
Karen will be the mother of your child. Mawalang galang na, sir. Hindi po ako papayag sa gusto mong mangyari. Lakas loob na tutol ni Jackie. Binaba ng ama ni Raven ang kubyertos at seryosong tumingin sa kanya. Why? Are you really pregnant? Kinabahan si Jackie sa tanong nito. Hindi agad siya nakasagot, kaya muli itong nagsalita at bumaling kay Raven. A week from now is Karen's birthday. You'll be her escort, Raven. And you, woman, you can attend the party to know your place. Para pumasok sa isip mo na wala kang puwang sa mundo namin. Dad, stop insulting my woman. I love her. Bahagyang napanatag si Jackie nang ipagtanggol siya ni Raven. Jackie Persia, I saw your records from my investigator. You're nothing but a gold digger. You're trying to hook my son to raise yourself from poverty. Insulto ng matanda sa dalaga. Tuluyan ang nawalan ng ganas sa pagkain si Jackie. Hindi ganoong uri ng babae si Jackie, Dad. Huwag mo siyang ipagtanggol, Raven. Sinungaling ang babaeng yan. Kung buntis siya, siguradong hindi ikaw ang ama dahil may nobyo siya. Marahil yun ang ama ng dinadala niya. Pinapaako niya lang sa'yo dahil sa estado mo sa buhay. Tama ako, di ba? Teka lang, sir. Hinay-hinay po sa paghahabi ng kwento. Magaling ba talaga ang investigator mo? Awat niya sa matanda. Masakit na nga ang insulto nito, ang dami pang sinasabing hindi naman totoo. Pinagbibintangan mo bang gumagawa ako ng kwento? Tumaas naman ang timbre ng boses ng Ginoo. Maging ang mga pagkain ay hindi na nila nagalaw dahil sa takbo ng kanilang usapan. Wala po akong masamang ibig sabihin sa tanong ko. Pero kung magaling talaga ang investigator mo, hindi yan ang iisipin mo. O baka naman po, yan talaga ang gusto mong isipin tungkol sa akin. Hindi po ako gold digger. Katunayan, hindi ko alam na mayaman si Raven. Biruin mo, sir. Ang kuripot niya. Share kami sa groceries. Pero minsan lamang din siya mag-share dahil siya naman daw ang nagluluto. Tapos ayaw pa niyang bumili ng mga damit at mga damit kong sinusuot niya. Isipin mo yun, sir. Ang laki niyang tao tapos mga damit kong pinag-a-adjust niya sa katawan niya. Hindi na siya naawa sa mga tela. Dapat nga po ikaw ang singilin ko dahil kinupkup ko ang anak mo eh. Hindi ka na nga nagpasalamat, inunsulto mo pa ako. At isa pa po ha, wala na akong nobyo. Hindi nga kami nagkiss noon, kaya siguro naghanap ng iba. Si Raven pa nga lang ang nakahalik sa akin. Tapos sasabihin mo, iba ang ama ng dinadala ko? Ano ako, nag-magic para mabuntis ng ibang lalaki? Ngayon sir, anong masasabi mo? Mahaba niyang paliwanag at katwiran. Nakatingin lang ito sa kanya, kaya bumaling siya kay Raven. Bakit nakangiti ka? Nagtataka niyang tanong kay Raven. Umiling lang ito at pilit tinatago ang ngiti. Kahit anong sabihin mo, babae, desidido akong ipakasal si Raven kay Karen. Matigas na sabi ng ama ni Raven. Desidido rin po akong ipaglaban siya. Nagtagisan sila nito ng tingin. Kumain na lang tayo. Awat ni Raven sa kanila. Nagbaba siya ng tingin at dinampot ang lalagyan ng ulam. Pero hinawakan din yon ng ama ni Raven. Sir, matanda ka na. Magpalamang ka sa mas bata sa'yo. Sambit niya rito. Sa isang kompetisyon, walang bata o matanda na kalaban, iha. Lahat pantay-pantay. At hindi ako maatras sa kahit anong laban. Tandaan mo yan. Competitive din ako, sir. Hindi rin ako maatras sa isang laban. Muli silang nagtagisan ng tingin at walang bumibitiw sa lalagyan ng ulam. Sige, hawakan nyo lang ang lagayan. Sa akin na lang tong ulam. Magkasabay silang bumaling ng tingin kay Raven. Bakit mo kinuha? Nagkasabay ding tanong ni Jackie at ni Mr. Teroso kay Raven. Kibit balikat naman ang sagot ni Raven sa kanila. Natatawa ito. Pinagpatuloy nila ang pagkain, pero patuloy pa rin ang labanan ng tingin ni Jackie at ng ama ni Raven. Kahit sa tingin, ayaw talagang magpatalo ng bawat isa.
Grabe ang ama mo, Bax. Masyadong competitive. Komento niya nang makabalik sila sa kwarto ni Raven. It's our family's nature to be competitive, Jackie. Masanay ka na kay Dad. Kahit sa simpleng bagay lang? Hindi simpleng bagay ang pinagtatalunan niyo kanina. Tungkol yun sa akin. Bakit ba niya pinipilit na ipakasal ka sa Karen na yun? I'm nearly 30s. I should be married by now. Pero hindi mo magawa kasi lalaki rin ang gusto mo. Natatawang tanong niya rito. Forget about it, Jackie. Maligo ka na at magpahinga. Lalabas lang ako. Hindi na ito napigilan ni Jackie nang lumabas sa silid. Isang oras na nakakaraan matapos maligo ni Jackie. Natuyo na rin niya ang buhok, pero hindi pa rin bumabalik si Raven sa silid. Lumabas siya para hanapin ito. Nagtanong siya sa nakasalubong nakatulong at itinuro nito ang pool area. Pagdating doon, bumagal ang paghakbang ni Jackie nang makita ang ekspertong paglangoy ni Raven. Maliwanag sa pool area, kaya kitang-kita niya ang pag-flex ng muscles nito sa likuran. Grabe, lalaking lalaki talaga siya sa ganitong anggulo. Wika niya habang pinagmamasdan ito sa di kalayuan. Mas lalo siyang napatitig kay Raven nang umahon ito sa tubig. Parang bumagal ang kilos nito sa paningin niya nang guluhin nito ang sariling buhok. Sinundan ng kanyang mga mata ang pagtulo ng tubig sa dibdib nito patungo sa perpekto nitong abs. Umiwas siya ng tingin at tinapik ang sariling pisngi. Jackie, huwag kang magpadala sa anyo niya. Nakakabulag ang kagwapuhan, tandaan mo yan. Bading yan na nagkatawang macho. Saway niya sa sarili. Jackie! Napaigtad siya sa boses ni Raven, pero nakangiti siyang lumingon dito. Hawak na nito ang isang puting tuwalya na nakasabit sa balikat nito. Hindi man lang niya namalaya na napansin na siya nito. Para siyang nahipnotismo nang maglakad ito palapit sa kanya. Jackie, gising! Napaigtad na naman siya nang maramdaman ang malamig nitong kamay sa pisngi niya. Bakla, ano ba? Ang lamig-lamig pero naliligo ka sa pool. Gusto mo pang magkasakit? Imbes ay sabi niya dito. Ngumiti lang ito sa kanya kaya umiwas siya ng tingin. Hindi siya makatingin ng diretso dito. Nag-aalala ka ba? Hindi ah. Bahala ka magkasakit. Tanggi niya. Ganun ba? E di dalawa na lang tayong magkasakit. Halika, bilis. Napasigaw si Jackie nang bigla siya nitong buhatin. Raven, anong ginagawa mo? Kinakabahan niyang tanong. Mahigpit siyang humawak sa batok nito dahil sa takot nang lumapit ito sa gilid ng pool. Raven, hindi magandang biro yan. Pakiramdam niya ay tinatakasan siya ng dugo nang unti-unting lumiliit ang distansya nila sa tubig. Pumikit siya at hindi napigilan ang pagtulo ng luha nang bumalik ang alaala niya noong 10 years old pa lang siya. Kasama siya noon sa field trip pero pinagkatuwaan siya ng kanyang mga kaklase at itinulak sa swimming pool. Nalunod siya pero agad naman siyang nasagip ng kanilang teacher. Simula noon, nagkaroon na siya ng phobia sa swimming pool. Hey Jackie, why are you crying? I'm just kidding. Ilayo mo ako sa pool, Raven. Pakiusap niya na hindi nagmumulat ng mga mata. Naramdaman niya ang paghakbang nito at pagbaba nito sa kanya sa isang upuan. Uminom ka muna. Open your eyes, Jackie. I'm here. Binuksan niya ang mga mata. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang nasa kusina na sila. Hindi siya uminom ng tubig at masamang tumingin kay Raven. Papatayin mo ba ako, ha? Singhal niya rito. No, hindi ko alam na takot kang maligo sa pool. I'm sorry. May phobia ako sa pool, kaya wag na wag mo akong takutin doon. Bakit lumabas ka pa sa kwarto? Dapat nagpahinga ka na lang. Hinahanap kasi kita. Iwas tingin niyang sabi. Nakatitig na naman kasi ito sa kanya, kaya hindi siya makatingin ng ayos. Tumingin ka sa akin,
Sinapo nito ang magkabila niyang pisngi at binaling paharap dito. Nasa likuran mo si Dad, nakatingin sa atin. Bulong nito kaya mabilis niyang pinulupot ang dalawang braso sa baywang nito. Palapit ba siya? Bulong din niya kay Raven. Ngumiti naman si Raven sa kanya. Hahaligan kita. Huwag ka magpapahalata. Napalunok si Jackie bago marahang tumango. Muli niyang naramdaman ang init ng labi nito sa kanya. Aminin man niya o hindi, nagugustuhan niya ang pakiramdam kapag ganito sila kalapit ni Raven sa isa't isa. Umalis na siya. Sambit nito nang bahagyang naghiwalay ang labi nila. Nakahinga ng maluwag si Jackie nang tuluyan itong dumistansya sa kanya. Babalik na ako sa room, Raven. Walang tingin niyang paalam dito. Hinihingal siya nang makarating sa silid ni Raven. Sapo ang dibdib na ibulalas niya ang salitang tugma sa kasalukuyang nararamdaman. In love na ata ako sa baklang yun ah. Diyos ko, huwag na nga, Jackie. Masasaktan ka na naman. Hindi babae ang tipo ng baklang yun. Makalipas ang tatlong araw ng pananatili ni Jackie sa bahay ni na Raven, wala namang pinagbago sa ginagawa nilang pagpapanggap. Yun nga lang, nahulog na ng tuluyan ang kanyang loob para kay Raven. Alam niyang hindi sila talo, pero ewan ba niya sa pasaway niyang puso? Ang saya-saya niya sa araw-araw na magkasama sila. Ma'am, gusto ka raw pong makausap ni Senyor Rabino. Nasa garden po siya. Wika sa kanya ng isang katulong sa mansyon. Sige po, salamat. Wala ngayon si Raven dahil pumapasok na ito sa kumpanya ng ama simula nang dumating sila sa bahay ng mga ito. Inabutan niyang naglalaro ng chess mag-isa ang ama ni Raven sa garden. Pinapatawag mo raw po ako, Mr. Teroso. Maupo ka. Mahinahon itong sabi. Nakapagtataka ang mahinahon nitong boses ngayon. Marunong ka bang maglaro ng chess? Tanong nito. Hindi po, Jackstone lang po ang alam ko. Magalang niyang sagot. Do you really love my son? Bahagya siyang nagulat sa tanong nito. Madali lang ang sagot doon dahil alam niya sa sarili na nahulog na siya kay Raven sa kabila ng kasarian nito. Hindi niya lang alam kung bakit siya tinatanong na matanda ngayon. Kapag sinabi ko po ba ang totoo, ititigil mo ang kasal niya? Try me, iha. Hamon ito sa kanya. Bumuntong hininga siya at wala sa sarili na ginalawang isang chess piece sa board. I really do love your son, sir. I don't know when it started, but I just found myself falling for him. Call me Tito Rabino, Jackie. Tumitig siya sa matanda. Hindi naman ito mukhang nagbibiro, pero pakiramdam niya ay isa iyong malaking biro. I'm serious. Seryoso nitong sabi nang maramdaman na hindi siya makapaniwala. Sumusuko ka na po ba sa kompetisyon? Biro niya. Ang alam niya kasi ay hindi ito marunong sumuko. I asked you if you know how to play chess. And you said no, but then you moved the chess piece like a pro. I lost. Nanlaki ang mga mata niya at tinitigan ng board. Kahit anong titig niya, hindi pa rin pumapasok sa isip niya kung anong meron doon. Wala siyang naiintindihan sa chess, pero mukhang umaayon sa kanya ang swerte. Give me a grandchild, Jackie. Ano po? Marry my son. I know you're just playing like a couple, but this is a serious matter. Marry my son. For real. Parang nabingi si Jackie sa sinabi ni Mr. Rabino. Nakisabay pa ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Hindi niya inaasahan na ito ang sasabihin ng matanda sa kanya. I'm not getting any younger. I should relax and play with my grandchild. What do you think? Kinunot ni Jackie ang sarili. Baka panaginip lang ang lahat dahil nakangiti ang ama ni Raven sa kanya. Sinapian ka po ba ng mabait na espiritu, sir? Malakas itong tumawa sa tanong niya. I really like your sense of humor.
Hindi na ako magtataka kung bakit nagagawa mong patawarin si Raven. Simula nang mamatay ang kanyang ina, hindi na niya nagagawang tumawa. But then you came. Thank you for making him smile again, Jackie. And you're right. Instead of insulting you, dapat nagpasalamat ako sa'yo na kinupkop mo ang kaisa-isa kong anak. Salamat, Iha. Kung ganun po, hindi mo na siya ipapakasal kay Karen? If you won't marry him, I will continue his marriage with Karen. Na-realize ko na tama si Raven. Hindi ko dapat pinapakialaman ang buhay niya, lalo na kung sino ang gusto niyang pakasalan. Gusto ko lang naman siyang mapabuti at nakikita ko naman na masaya siya sa'yo. Hindi niyo na rin kailangang magpanggap. Alam ko na ang lahat base sa nakalap kong impormasyon. Maging ang pagpapanggap ni Raven na bading, alam ko na rin. Wala na rin kayong poproblemahin kay Karen. She understand. Nalaman ko rin na may mahal din siyang iba. Thank you. Kung hindi ka naging matapang na harapin ako, dalawang tao sana ang magdudusa sa isang marriage na hindi nila ginusto. Kaya sana, pakasalan mo ang anak ko, Jackie. Parang napasubo ata siya sa kondisyon nito sa kanya. Mainam na hindi na niya kailangan magpanggap dahil alam na nito na nagkukunwari lang sila ni Raven. Pero ang gawing totoo ang lahat, mukhang ibang usapan na yon. Hindi niya alam kung payag si Raven dahil sa kasarian nito. At mukhang walang alam ang matanda sa tunay na puso ni Raven. Tito Rabino, pwede bang umuwi muna sa bahay ko? Kailangan ko pong pag-isipan ng lahat. Hindi mo ba hihintayin ang pag-uwi ni Raven? Tatawagan ko na lang po siya. Okay, sige. Masaya si Jackie dahil hindi na masungit ang pakikitungo ng ama ni Raven sa kanya. Pero hindi niya alam kung magiging masaya siya sa gusto nitong mangyari. Hinatid siya ng family driver ni na Raven sa kanyang bahay. Pero hindi niya inaasahan na makita si Rico pagdating niya. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa lalaki. Pwede ba tayong mag-usap? Tapos na sa atin ang lahat, Rico. Wala na tayong dapat pag-usapan. Hinawakan nito ang kanyang braso. Jackie, ikakasal na ang lalaking yun. Bumalik ka na sa akin. I'm sorry sa mga nagawa ko. Nakipaghiwalay na ako kay Monica nang ma-realize kong mas importante ka sa kanya. Hindi ko kayang mawala ka, Jackie. Marahas niyang binawi ang braso rito at malakas itong sinampal. Tapos na ang pagiging tanga ko sa'yo, Rico. Humanap ka na lang ng ibang babae na magpapaloko sa'yo. Hindi siya nakaiwas nang bigla siya nitong yakapin. Jackie, please, I love you. Bumalik ka na sa akin. Nagsisisi na ako sa mga nagawa ko sa'yo. Bitiwan mo ko, Rico. Pilit niya itong tinutulak, pero mahigpit ang yakap nito sa kanya. Ayoko. Gagawin ko ang lahat, bumalik ka lang sa akin. Pagpupumilit nito. If you'll do that, you'll be living in jail for the rest of your life. Natigilan si Jackie nang marinig ang seryosong boses ni Raven. Humiwalay naman sa kanya si Rico at hinarap si Raven. At anong plano mong gawin kay Jackie? Gagawin mong mistress? Magpapakasal ka sa iba tapos ayaw mong pakawalan si Jackie? Hindi siya ganong babae, kaya hayaan mo na siya sa akin. Jackie, pumasok ka sa loob. Seryosong utos ni Raven sa kanya. Mas naging manly ito sa paningin niya dahil sa suot nitong three-piece suit. Hindi. Mamili ka sa amin, Jackie. Ako o ang lalaking to na may fiancé na? Tanong ni Rico sa kanya. Nasa po ni Jackie ang noo. May lakas pa talaga itong itanong yun sa kanya. Si Raven ang pinipili ko. Kaya chupe, huwag ka nang babalik dito. Sinayang mo ang pagmamahal ko kaya magdusa ka. Raven, halika na. Hinila niya papasok ng bahay si Raven at iniwan sa labas si Rico. Grabe, nakaka-stress ang lalaking yun. Reklamo niya at sumalampak sa sofa. Bakit niya pala narito? Imbes ay tanong niya kay Raven. May kukunin ako sa kwarto ko.
Hinayaan naman niya itong pumunta sa dati nitong kwarto. Nang maalala ang sinabi ng ama nito, mabilis siyang sumunod dito. Bakla, may sasabihin ako sa'yo. Diretso siyang pumasok sa loob. Napanganga siya nang makita ang mga larawang nakadikit sa dingding. Ngayon lang siya nakapasok sa kwarto nito simula nang mangupahan ito sa bahay niya. Kaya labis siyang nagulat nang makita yun. Ano to, Raven? A man's feature with feminine poses. Bale, wala nitong sagot. Bakit meron ka nito? Kadiri ka talaga ba, Ding? Kaya pala ayaw mong mapapasok dito dahil sa mga pinagpapantasyahan mo mga poster na yan? Hindi ito sumagot, kaya lumapit siya rito. Kumunot ang noo niya nang makita ang inaayos nitong libro. Kinuha niya ang isa at binasa ang title nun. How to be a girl? Basa niya sa cover ng libro. Kumuha pa siya ng isa. Ways to act like a girl? Kahit anong libro ang damputin niya, tungkol lahat yon kung paano kumilos at magsalita bilang babae. Jackie, naaalala mo ba yung signage sa harap ng bahay mo noon bago ako mangupahan sa'yo? Tanong ni Raven. Oo, nakalagay doon, wanted female boarder. Anong meron doon? Naaalala mo rin ba ang sagot ko sa tanong mo kung bakit ako nag-change color? I'm a man, but decided to be a gay. Yes, because of a girl. Sagot niya tulad ng sinabi nito noon. At first, gusto ko lang magtago kay daddy, and your place is a better choice. But you need a female boarder, so I pretended to be one. Hindi ka totoong bakla? Gulat niyang tanong sa revelasyon nito. Upon staying here, I felt comfortable being with you. I enjoyed cooking, and it makes me happy watching you eat the foods that I prepared. But Dad found me. Akala ko magkakalayo na tayo, pero masaya akong pinagtanggol mo ako kay Dad. Nag-alala rin ako nang sabihin mong buntis ka, dahil siguradong hindi ka mapapatawad ni Dad. But everything changed nang walang takot mong hinarap si Daddy. Teka, Raven. Hindi kaya ng brain cells ko mga sinasabi mo. Anong ibig sabihin ng lahat ng to? Binitiwan nito ang hawak na libro. Hinawakan nito ang kamay niya. Seryoso itong tumingin sa kanya. Pero halata roon ang pagsusumamo. Pwede mo bang pag-isipan ang sinabi sa'yo ni Daddy kanina? Alam mo ang sinabi niya? Narinig ko ang lahat, Jackie. Hindi lang ako nagpakita dahil seryoso kayong nag-uusap. Narinig mo rin ba ang sinabi ko na... Namahal mo ko? Pagpapatuloy nito sa sasabihin niya. Umiwas siya ng tingin nang umiti ito. Nagwawala na kasi ang tibok ng puso niya kapag nakikita ang ngiti nito. Masaya akong marinig yun mula sa'yo. Ihintayin ko ang sagot mo, Jackie. Hahayaan muna kitang manatili rito. Pababantayan ko sa mga tauhan ni Daddy ang paligid para hindi ka guluhin ng ex-boyfriend mo. Pag-isipan mo mabuti. Maghihintay ako, Jackie. Alis na ako, wifey. Gusto ko rin malaman mo na gusto kita. Nung tinanong kita, natotohanin na natin ang relasyon natin at ang pagbubuntis mo. I'm serious about that. Take care, sweetheart. And by the way, I'm straight, for your info. Hinalikan siya nito sa noo bago lumabas sa kanyang bahay, dala ang nilikom nitong mga libro. Unti-unting sumilay ang ngiti ni Jackie pag alis ni Raven. Yes, straight siya. Masaya niyang sigaw. Dahil sa kanyang kasiyahan, maghapon siyang nagvideoke. Tumigil lang siya nang sigawan siya ng kapitbahay niya. Habang nakahiga si Jackie, narinig niya ang malakas na tunog mula sa labas ng kanyang bahay. Napasimangot siya dahil iniisip niyang kaya siya sinaway ng mga kapitbahay ay gusto ng mga ito na sila lang ang maingay at magvideoke. Ang ganda kaya ng boses niya, pwede sa mga patimpalak sa piyesta. Binuksan niya ang bintana at handa nang sigawan ng mga ito, pero natigilan siya sa nakita. Dad, pinapahiya mo ko eh.
Ang pangit tumunog ng instrument natin. Akala ko po ba inayos mo na yan kanina? Narinig niyang wika ni Raven sa daddy nito. Pasensya na anak. Matagal ko na itong hindi ginagamit kaya pumapal yan na. Huli ko itong ginamit nung hinaraan ako pa ang mami mo. Sinubukan ko na ito kanina pero pumalya pa rin. Paano ako sasagutin ni Jackie kung ganyan ang tunog ng instrument natin? Sinabi ko kasi sa'yo bumili na lang tayo kanina. Maayos pa to. Hindi lang siguro nalinisan ng maayos. Sandali, hawakan mo tong microphone. Natawa si Jackie nang sumabit ang cord ng microphone sa stand. Kaya natumba iyon at tumama sa grills ng gate niya. Anak naman, paano mo mapapasagot ang nililigawan mo kung paghawak lang ng mic pumapalya ka pa? Ikaw kasi dad, sabi mo maayos na ang gamit natin, hindi pa pala. Paninisi ni Raven sa ama. Umalis si Jackie sa tapat ng bintana at lumabas sa kanyang bahay. Kung gusto niyong kumanta, may video kay machine ako sa loob. Sabay na napatingin sa kanya ang mag-ama. Tumikim si Raven at ngumiti ng matamis sa kanya. Good evening, Jackie. Bati nito sa kanya na parang hindi sila nakita kanina. Aalis na ako, anak. Palpak naman ang plano mo. Nakangiting sabi ni Mr. Rabino. Ikaw ang nagplano nito, Dad. Sinabi mong sa ganitong paraan ka sinagot ni Mommy. Nagbabakasakali rin akong sa ganitong paraan ako magkakaapo. Nag-init ang mukha ni Jackie nang makahulugang humiti ang matanda sa kanya. Maiwan ko na kayo. Basta huwag niyong kalimutan ng mga apo ko, okay? The sooner, the better. Napakamot na lang sa batok si Raven pagkaalis ng ama. Pasensya ka na kay Dad ha. Palabiro talaga yun minsan. Okay lang. Mas mahalaga ang kasiyahan, di ba? Nakikita kong masaya si Tito Rabino. Dahil yun sa'yo, binago mo ang pananaw ni Dad. Thank you, Jackie. Wala yun. Pasok ka. Paanyaya niya dito na pinaunlakan naman agad nito. Umupo ka muna, magtitimpla lang ako ng kape. Sambit niya at nagtungo sa kusina. Nagulat si Jackie nang bigla siyang yakapin ni Raven mula sa likuran. Mababaliw ata ako kapag nagtagal ka pa rito, Jackie. Namimiss na kita. Bulong nito. Natawa naman siya at bahagya itong tinapik sa braso. Magkasama lang tayo kanina, Raven. Ganun ko maginulong sistema mo? Pinasok mo ang sistema ko, kaya wala akong planong palabasin ka. I'll make you mine, Jackie. Nagulat siya nang may ilagay ito sa daliri niya. Isa iyong gold ring na may malaking diamond sa gitna. Raven, hindi makapaniwala niyang sambit. Pinihit siya nito paharap. Hinawakan nito ang kamay niyang may suot na singsing at ginawaran iyon ng masuyong halik. This is my mom's ring. Ibinigay ito ni Dad sa akin para ibigay sa babaeng gusto kong makasama habang buhay. At ikaw yun, Jackie. Gusto mo bang suotin ang singsing na yan habang buhay? Malambing nitong tanong sa kanya habang nakatitig ng malagkit sa mga mata niya. Kapag tumanggi ako, anong gagawin mo? Naluluha niyang tanong, pero malayo sa kanyang isip na tanggihan nito. Sa titig pa nga lang nito, nareregudo na ang dibdib niya. Ito pa kayang inaalok na siyang makasama habang buhay ang tanggihan niya? Sisiguraduhin kong magkakaapo si Dad pagkatapos ng gabing to. Napanganga si Jackie sa sagot nito, pero tumawa lang si Raven sa reaksyon niya. Biro lang. Gagawin ko ang lahat para pumayag ka lang. Kahit matagal pa yun, handa akong maghintay. Ngumiti si Jackie. Total, dun din pupunta yon. Tatanggapin ko na ang alok mo. Hindi na kailangan patagalin. Ibig sabihin, pumapayag ka ng pakasalan ako? Tumango si Jackie. Yes! Masaya nitong sigaw. Binuhat siya nito kaya napatili siya. I love you, Jackie. Thank you. Gusto na kitang pakasalan ngayon din. Bahagya pa siyang nagulat sa sinabi nito,
pero masaya siyang marinig yun mula rito. Nahulog na rin ang loob ko sa'yo. Bakla ka. Malakas na tumawa si Jackie nang pumilantik ang daliri nito. I know, girl. You nailed it, Bax. Nagtawanan silang dalawa, pero natahimik siya nang biglang ilapat ni Raven ang labi sa kanya. Your lips can make me sleepless, kaya ayoko sanang pagbigyan ka sa restaurant para makuha ang video kay machine. Baka mahalata mo ang totoo kong feelings kapag hinalikan kita sa harap ng photographer. In love ka na sa akin nun? Yeah, pero dead over heels ka naman sa boyfriend mo si Rico. Nakanguso nitong sabi. Past is past. You are now my present and future. My hobby. Oy, kinilig yan. Bakit ikaw? Hindi ba? Mataray nitong tanong, kaya muli siyang tumawa. Hindi ata maganda na naging expertise na nito ang pagiging bading. Natatawa kasi siya sa tuwing aakto itong bading. Whether you're a guy or a gay, it suits you well. Biro niya dito. Ah, ganun ha? Umiwas siya nang kilitiin siya nito, pero hindi ito tumigil, kaya naghabulan sila sa loob ng bahay habang masayang nagtatawanan. After 1 month, kinasal na rin sila. Ginawan talaga ng paraan ng daddy ni Raven na makasal sila sa lalong madaling panahon. Napakasaya nilang lahat, lalo na nang malaman nila na nagdadalang tao na siya. Mas excited pa ang daddy ni Raven kaysa sa kanila. Kung pwede lang na pati panganganak ay madaliin, baka ginawa na nito. Tuluyan na rin nag-retired sa company ang matanda at inilipat na kay Raven ang lahat ng property nito at mga negosyo. Wala raw itong gagawin kundi hintayin ang pagdating ng apo nito. Hindi akalain ni Jackie na magiging ganito ang takbo ng buhay niya. She's happy that finally, she found true happiness with her gay housemate, who turned out to be a real guy. Her former housemate, and now her husband, and a father of their upcoming baby. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.